Hello, good evening guys, good evening Pilipinas, good evening Saudia at sa susa ang sulok man sa ating mundo. Good evening sa ating lahat guys, so nandito tayo sa Iron Room. Kakatapos lang natin mamilansya guys at magbablog tayo saglit. Kasi may isi-share ako sa inyo guys na sana makukuha kayo o may matutunan kayo sa aking vlogs for today guys. Tukan pala ako ng negosyo or nag-invest ako guys na ano, kikita ka na, wala pang isang buwan kikita ka na or mag may tubo na yung pera mo. In short, pang sa party ng mga Bisaya, Cebu, Bohol, Leyte. Pero ngayon guys, ang nag-boom talaga, 5 months na to nag-ano sa amin, nag-trending tong ganitong business 5 months ago. Pero maraming nag-iing ganyo sa akin guys, pero hindi pa ako noon, hindi pa ako pumasok noon dahil wala pa akong naintindihan. At hindi pa ako nakakaintindi kung ano, at wala rin akong idea. So, yung kaibigan ko na nagbakasyon from Pilipinas, bumalik dito, kakabalik lang. So, nagtanong ako sa kanya kung ano bang ganyan. Ano ba tong negosyo na ganito? Ano ba tong ano? Pero, in short, kalaunan, nainganyo din ako. Minsan, may slot silang binibinta na 1,000 pesos turns to 2,000. So, ako naman is nainganyo. Kumbaga, na-hypnotize ako ng karamihan. Na-hypnotize ako, guys, through messenger. Biruin mo yan. Maraming nag-aalok sa amin, sa akin, pero hindi ako pumapasok. So, ayun, guys, yung dalawang buwan kong sahod, pinadala ko yun, ini-invest ko. So, binili ko yung slots nung Ripa, Paluwagan, binili ko yun kasi nakikita ko yun, binili ko ng October 5. October 5 nung binili ko yung slots na yun. Ang releasing nun is October 17. So, ilang days lang, diba? Baga yung 1,000, magiging 2,000, kumbaga. And then, in short, nag-aantay na ako ng araw ng releasing ko kasi sabi ko, yung pera na yun, pag na lumago, bibili sana ako na. Yung unang sahod ko is, pangarap ko bibili ng pump water kasi mahirap yung tubig doon sa amin. Bundok na kasi yung sa amin eh. Nahirapan yung nanay ko magigive ng tubig kasi matanda na yung nanay ko. Pagkatapos magigive ng tubig, sumasakit na yung tuhod niya. So yung pump na yun, yung water pump na yun is 26,000 pesos. So ako, may naipon ako dito ng sahod ng dalawang buwan. So ininvest ko siya guys. Kasi maganda pa naman yung mga pinagtanungan ko na maganda pa naman ka na nakapagpatayo sila ng bahay, nakapagpatayo ng tindahan, nakabili ng mga appliance, nakabili ng mga gadgets na magaganda, iPhone. So, nainganyo ako. Tao lang naman ako, diba? Tao lang ana. Ano, tumakas yung mother admin. So, sabi ko, bakit may mother admin? Yung tinanungan kong reseller is, isa lang yung admin. Nung kalauna na is October 8, nagkabistuhan na, ganyan-ganyan, tumakas yung ano, yung admin, si ganyan, tumakas yung ano. So, ako guys, nataranta ako. Kumbaga, hindi ako makakatulog. Yung sikmura ko, lagi na lang akong sinisikmura. Tinatanong ko yung reseller ko kung anong nangyayari. Sabi naman na, ate or madam, maibalik yung pera mo, huwag kang mag-alala. So, ako naman kumalma kasi huwag daw akong mag-alala. Eh, dalawang reseller itong nabilhan ko. Bumili ako dun sa isa. Then, yung isa, sabi niya, okay lang, yung isang reseller, sabi niya, huwag kang mag-alala, hindi apektado yung admin namin kasi, ano yung admin namin, may sariling negosyo. So, nag-go ako, bumili din ako na 12,000. So, ayun guys, ganun. Tapos, nung October 10 na, ayun, nag-boom na talaga ang buong Bohol. Sons of peoples are victims in scammers. Alam niyo yung scammers sa ano guys? Bata pa. Bata pa yung mga scammers. Siguro mga 30 plus, 20 plus. Ganun, mga bata pa, mga babae. Grabe. Grabe kung makapag-scam sa amin. Biruin mo, maraming nakapag-invest. Yung mga auntie ko is yung kapitbahay namin, 3 million. Biruin mo ko yung sinong hindi maiinganyo kasi yung kapitbahay ko namuhunan siya ng 3 million, yung isang negosyante 1 million, yung isa naman 2 million. Biruin mo kung sinong hindi maiinganyo. Eh ako is 1,000 lang yung binitawan ko. Pero yung 1,000 na yun, malaking halaga na yun kasi
sa 2 buwan kong sahod yun. At pinaghirapan ko talaga. Ganun po ang pinaglagyan ng pera niya. So, nahuli na yun. Nandun na sa barracks, nandun na sa police station yung pera, pati yung ibang admin na huhuli. At saka hanggang kumanta ng kumanta yung mga nahuhuli. At yung mga kasamahan niya is nahuhuli na rin. Biruin nyo guys, nandun sila nakatira sa resorts, sa hotel. Biruin mo ang babata pa. Marunong na mag-easy money talaga. Oo guys, alam ko kasalanan yung mag-invest ka ng pera. Kumbaga, kasi kasalanan naman talaga yun eh, kasi doble yung tubo, biruin mo yun. 1,000 magiging 2,000. Or sometimes, 7,000 turns to 12,000. Yung iba kasi, 1,000 na yun, 120,000. Magiging 200,000, ganun. Kaya sobrang sakit sa aking kaluban kasi nag-trust ka sa isang tao pero ganun pala, nag-inganyo sa akin. Dito talaga ako na kumbaga nakukuha yung loob ko ng mga reseller na bumili ako. Kumbaga nasisilaw ako sa ganung presyo ng pera. Nasisilaw ako siguro naman yung nasisilaw ako dahil marami akong kailangang tulungan, marami akong hindi ko akalain na ganun mangyayari sa akin na ma-scam ako sa tao, in short. Pero yung nung nalaman ko na ganun, hey, mahirapan na ibalik yung pera kasi yung pera nga, yung billions na pera nandoon sa Camp Crame, nandoon sa CIDG pala. Magkaiba ba yun? CIDG at tapos, kasi yung reseller ko is may refrigerator, may motor siya. At naisipan kong hihilain ko yun dahil sa sobrang sakit, sa sobrang sama ng loob ko. Pero, bago ko gagawin yun is, naghanap ako ng public service na lawyer at pwedeng makatulong sa akin at pwedeng makapag-advise sa akin. So, ang pagbiraba og mga gamit tungod kay wa siya kabayad sa obligasyon, legal ba? Nawa nga kung tubag mga kaigsuunan, depende na siya. Depende na. Kung walay legal action nga imong gihimo, mibira lang ka og gamit sama sa motor, refrigerator, og uban pa, pwede kang ma-charge niya na og robbery. No. Under the revised penal code. Nandito sa article na sinasabi ng lawyer, isi-share ko sa inyo ang short video kung anong sinasabi ng lawyer na yun. At check, may kapulutan kayo guys sa nangyayari ko ngayon. Oo, na-scam ako guys. Na-scam ako yung dalawang buwan kong sahod is na-scam talaga ako. As in, sobrang sama ng loob ko. Bakit nagtiwala ako sa taong yun? File o kaso, either syndicated estafa, kung dako kayo ni silang corporation, pwede ka mo file o estafa under Article 315 or syndicated estafa kung daghan mong nabiktima o daghan po. Guys, hindi ko alam na yung itong pagpasok ko pala is babagsak na yung paluwagan na yun, repa o paluwagan. Babagsak pala at magkabukingan pala na scam ang lahat. Sobrang sakit, sobrang sama ng loob ko guys. Pero nung nag-share ako sa mga kaibigan ko dito, katrabaho ko noon sa school, nag-share ako na ganyan yung naramdaman ko. Kasi yung dito ko guys, yung mata ko, yung eyebag ko as in magang-maga yan. Buti nga ngayon okay na siya guys. At saka yung sikmura ko guys, 4 years na laging tumitigas yung sikmura ko sa sobrang sama ng loob ko, sobrang sakit ng naramdaman ko, sobrang as in wala yung pinapangarap kong tulong sa kanila ng water pump, sobrang sama ng loob ko. Pero na-meet ko yung kaibigan ko dun sa school, nagbigay siya sa akin ng payo, sabi niya, forget and forgive. Yun ang sabi niya. Kalimutan mo yun. Magdasal ka, kalimutan mo yun. At tiyak, gagaan ang loob mo. Ginawa ko guys. Nung pumasok na ako sa sasakyan, ginawa ko yun.
nagdasal ako. Sabi ko, uy, thank you Lord, may pinadala kang tao para magaang-gaanan yung kalooban ko. Sobrang sakit. Sobrang sakit sa ano, sa sobrang ambisyos ako. Sa sobrang ambisyos ako, nawala pa yung pera ko, nagka-tension at nagka-stress ako. Yung nagkasakit ako, tuwing ligo ko guys, daming buhok ang nalalagas. Kasi nga, maraming salamat sa inyong panunood guys. At sana may natutunan kayo sa aking pagkadapa ngayon. At listen, learn talaga. Huwag niyong ipagkatiwala yung pera na galing sa pinaghirapan niyo guys. Huwag kayong masilaw sa AC money na yan. At saka kung gusto niyong pumasok, kung gusto niyong i-invest yung pera niyo, siguraduhin niyo no, nasa tamang ano. Kasi ako, wala na ako sa, hindi na ako maniniwala dyan sa legit words. Kasi sobrang pagkabagsak ko ng yung buwan na to guys. Sobrang sakit, sobrang sama ng loob ko. Sobra. Grabe kasing pagkasilaw ko dahil sa mga pangarap ko na gustong maitulong sa pamilya ko. Pero titiisin ko lang guys na hindi ako iyak dito sa harap ng camera. At kasi ayokong, baga gusto ko tuloy-tuloy na yung pagkatanggap ng aking pagkatalo. At tuloy-tuloy na yung pagka-move on ko. Kasi tama nga, forget and forgive. Tama. At saka magdasal lang lagi sa Panginoon. At lagi magpapasalamat niya kung kahit anumang mga pagsubok na dumating sa ating buhay, nandyan lagi siya. At nagpapasalamat din ako dahil yung pinasukan kong madilim na daan, ginising niya ako. Niliwanagan niya yung daan na, uy, mali yung pinapasukan mo. Tama na, stop na, titigil na natin to kasi nasa madilim na daan ka. Yun. Hindi natuloy yung paghila ko ng motor at saka roof doon sa reseller kasi nga nagreply yung attorney na pinagtanungan ko yung public service na attorney na bawal daw dahil makakasuhan ako. Isusulat ko dito kung anong articles yun na pwedeng ikakaso sa akin kung ginawa ko yun. At siguro iano ko yung clips nung short video nung sinabi nung attorney nung public lawyer, public service na lawyer, i-clip ko dito para may matutunan din kayo guys. I-share ko lang sa inyo kasi tama na yung ako yung nasasaktan, tama na yung ako yung na-scam. So yun lang guys, thank you for watching guys. Happy Thursday sa ating lahat guys at magpapasko na, Merry Merry Christmas sa ating lahat. And tama, huwag tayong mangarap ng hindi kaya. Kasi, ayun na, nasugapa na ako, guys. Kumbaga, nadapa ako sa aking mga pangarap. Sobrang taas na pangarap ko. So, yun lang, guys. Thank you for watching. Bye-bye!